Hi guys! Welcome to our channel, Rosanna Elias. After ng kasalan, yoyo tayo kinabukasan. Today is... Anong araw ngayon, Bilal? What day is today? Tingnan mo sa cellphone mo. Monday, oh. Almusal o breakfast? Arina, ginagiling. Ah, ginagiling. Chapati. Preto ko lang sa oil. Ginawa ko siyang crispy para masarap nguyain. Tumalon yung pusa. Salamat sa mga nag-comment sa latest video. Ano, hindi ko akalain ano yung ano meaning na nag-Sharon. Ano pala yun? Nag-take home, nag-BH, di ba? Hindi uso yung ganun dito. Ako lang gumagawa nun, nagbalot. Sabi ng mga kasamahan ko sa table, sister-in-laws, mga ganyan kapatid ni Elias, damihan mo pa, damihan mo pa. Sabi ko, wag na, baka mapriso ako dito, ikulong ako. Kasi nga, ang nanay ni Elias nasa car lang. Palitan kami kumain kasi malikot na siya. Hindi siya nakaintindi yung paa, tinataas na sa table. Ganun. Maingay masyado. Sinasampal yung mga kapatid niyang babae. Kaya, minabuti na lang na doon na lang siya sa car. Palitan kami ni Elias kumain. Yung kinakasal guys, mayaman yun sa kapitbahay namin dito. England ng pamilya. Bago yung mga damit namin lahat kasi kapitbahay dito. Ilan lang kami dito. Siguro mga 1 kaming bahay pero maraming pamilya sa loob ng bahay. Bawat pamilya binigyan ng tag 15,000 pambili ng damit. O diba? Ngayon marami pang mga tao kasi ang mga bisita gagawan pa ng tea at saka ganito prata. Anong oras na? Tingnan mo sa cellphone, natatawa yung akin. 9. Multo o 9 talaga tumatayo to. Takay na yung cup mo, Beth. Pero yung green. Maghilo ka, we. Hello po. Good morning. Dito, walang pandesal. Sa umaga, walang bread. Layo kami sa tindahan. Makabili ako ng bread kapag pupunta ko sa bayan. Meron dito bread sa mga tindahan, kaso
Ang tagal na ng araw, hindi fresh na pagkagawa. Buti ba, magawa na lang kung ganito tapos ipa-crispy ko. Pwede na rin pagtiyagaan. Bigyan ko muna ng chai yung aking kabayo. Diba, kabayo? Mabot ka. Aha. Ah. Alam niya yan, Tagalog, Bisaya, kabayo. Prata. Ha? Hindi, bigyan ko konti. Ate plato, be. Ito, lagay mo. Huwag ka, mga hulo. Hindi. Ayun, bago yung damit ko, hindi ako lang hiram sa mga pamangkin ni Elias kasi bigyan kami pambili ng damit. Kakaiba, diba? Makita niyo yung mga bata dito, same-same sila ng damit. Ang cute nila tingnan. Pero, sa ano, sa, nandito sa picture, sa profile, makita niyo, pareho sila ng damit. Si Bilasa kasi sa amin, nainis ako kasi, wala sila kung saan na magpicturan. Ang kasal kasi dito, sobrang saya. May nagtitinda ng putukan sa labas ng bahay na ikakasal. May nagtitinda ng mga toys, ganun. Kaya tawagan kami ng tawagan ni Samir, ni Bilal, hindi talaga makita. Kaya itong mga liliit na lang mga bata na picturan. Doon naman sa Shady Hall, nakapag-picture talaga ako ng buo na pamilya after kumain. Kasi talagang tinawag ko sila saan-saan. Before kami mag-picture ng buo pamilya, talagang tawagin mo pa kahit saan-saan yung mga bata. Kasi magkahiwalay nga eh, lalaki, lalaki, babae sa babae. Kapag ganun, hindi maayos ang pagka picture-picture. Minsan, nagpunta kami ng kasal, walang picture. Kasi yung mga bata saan-saan napunta. Magkita-kita lang pag uwi ng bahay. Pagpunta, iba ang sasakyan ng mga bata kasama dun sa ibang mga bata. Ako kasi kasama talaga ako ni Elias, kasama namin talaga yung nanay niya. Super happy ako doon sa ano, binigyan kami tag 15,000 pang bili ng damit, di ba? Nakabili si Myra ng sandal niya, brand new. Ako nakabili ako ng okay-okay na sapatos. Yung mga pusa, ang ingay. Salamat pala sa mga nag-message and greetings Christmas. Merry Christmas. Sa Christian na followers, sa Muslim, no more Christmas. And maraming salamat sa pag-entindi. Gini-grate ko kayong lahat. A Merry Christmas and Happy Advanced New Year. Salamat to all those who call me and messages. Salamat. Na-replyan ko naman kayo lahat. Sa Rosana Bautista Elias nag-message, doon lang po ako makakatanggap ng message.
Wala nang pasok kayo ng mga bata, guys. Holiday na. Binigyan sila ng 15 days holidays dahil sa lamig. Kagabi, nag 3 degrees ata dito. Mag-negative ba dito? Mag-negative dito? Hindi niya alam, ay. Abangan nyo, one of these days, papunta tayo doon sa tourist place, Mori ng Pakistan, doon sa mga bukid na malapit sa langit. Ice place, tourism place, tourist place. Pero hindi tayo akyat masyado kasi last year maraming malaking accident nangyari doon. Natabunan ng yelo ang mga tao, yung mga sasakyan. Daming namatay. Sa baba lang tayo. Naipasyal ko lang kayo, matour ko lang kayo. Dito, kumukulo yung tsaa or kape, diretso inom na. Kasi taglamig. Kapag tag-init, hihintayin mo pang lumamig before iinumin, di ba? Dito, kakapreto mo lang, hawakan mo na. Kasi hindi ka makafeel ng init. Tapos wala kaming heater sa loob ng bahay. Yung ikakasal lang, mayroon silang heater sa loob ng bahay. Malaking aircon, yung mahaba. Tapos, transferable sa heater at saka sa aircon. Yun. Kami, paglabas namin dito sa pintuan, hanggab namin yung hangin. Kaya, andyan yung ubo, sipon. Yung epicacent bottle ko na dala na apat, dalawa na lang tira. Isang buwan pa lang ako. Mahal pa naman dito. Yung mga nagko-comments pala, may nakakilala doon sa grooms. Pang third na asawa na daw. May nag-comments. Pakistani din yun. Pangatlo na ikasal. Siguro kapag ako bata, 17 years old, di ako magpakasal sa taong ganun, no? Yung bang, pangatlo na ikakasal, pangatlo ka ng asawa. Siyempre, gusto ko. Virgin ka, tas ganun ikakasal mo, diba? Pero sa kanila kasi ngayon dito, sa sitwasyon nila ngayon dito, tulad na rin sa atin, yung mga tao, naghahanap na rin ng mayaman na ipapangasawa sa anak nila. Bagang ganun na yung market nila dito. Merong iba dito na umabot na ng matanda na yung matanda na yung mga anak nila. Nagtataka ako, hindi pa nag-asawa kasi naghahanap ng taga-abroad ang pamilya para maiahon din ang pamilya sa hirap. Ganun dito. Yeah.
wala akong tigil sa kakamuya. Wala kasi akong bag-ang dito. Masyukur lang. Ano ito, Nikliya? Dasal siya kasi mainit na daw lumabas. Ay, Sharon. Dalian mo at magpakain pa tayo ng kambing? Oo. Hirap, oy. Tawa dito kasi lahat ng mga babae dito, ang makeup nila start ng alas 10, alas 9, natapos ng alas 2, alas 3. Grabe. Ilang patong yung makeup dito, ilang puting-puti dito. Nagulat ka pagpasok. Uy! Ang puti ng mukha pa, nilublob sa harina. Tapos pagdating dito, ang itim. Doon ka matawa. Ako, kunting lipstick lang, saka powder, tapos na. Sila. Sabi ni Elias. Dito, pag inakasal, ganyan yun sila. Parang hindi sila makikilala yung sila ba yung taong ganun. Kasi nag-iiba yung mga mukha nila. Nagmumukha silang parang mga bakla. Sabi ni Elias. Sabi ko, oo, bakit ganyan sila mag-make up? Sobrang kapal. Pwede naman simpulan lang. Andyan yung ang lalaki ng mga bitay-bitay dito, ang lalaki ng mga kwintas, ang laki ng mga ano, punong-puno dito. Para kang ano? Kasiyahan nila dito talaga pagkasal. Sayang-saya yan sila. Makeup, feeling nila super pretty, o diba? Once in a lifetime happiness, kasalan, dito sa Pakistan. Kung pwede nga lang talaga sila videohan, makikita inyo yung mga nasa TikTok, yung mga nasa Reels. Ganyan lahat yung mga mukha nila, uniform. Uniform ng accessories, uniform ng mga makeup. Isa lang talaga. Kaya sabi ni Elias, hindi mo sila makilala kung siya ba yung pamangkin Elias o ganyan-ganyan. Speaking sa kasalan pala, may dalawang Pilipina nag-ano sa akin. Si Ma'am Mary Elizabeth ng Hong Kong, kakasal yung anak niya. Hindi ako nakapunta kasi same schedule, same date kahapon, madam ha. Pero nag-message naman ako sa'yo, nag-usap na tayo. Meron na naman nag-message sa akin kagabi sa airport, isang Pinay, kasal ng brother-in-law niya. So, ano... Siguro maka-attend tayo by ano. Tic Tac G. Merong ano dito, may naglalakad na nagsasabi nga merong pray Jumaata. Tapos invited tayo sa ano 27 ata, hindi ko sure makapunta, pero aalis kasi itong ano eh, pamilya ng kinakasal pabalik sa England. Try ko makiusap na ano. Pag may umaalis kasi dito pabalik sa England, magtigong-tigong, mag-saying goodbye, farewell, ganyan. Mag-advance ako sa gabi para makapunta.
May Pinay doon. Akong imate, tatlo ata sila. Pupunta ako guys sa ano, sa Marpor Chichuan, Chichua, at saka sa Marpor Jatla. See you there, Pinay. Tatlo sila. Ang Marpor malapit lang sa amin, mga 2 and 2.5 hours. Ng Islamabad, 4 to 5 hours sa amin. Ang Lahore, 9 to 10 hours. Ang Karachi, hindi ko na mapupuntahan yan kasi by plane na airplane. Parang sa atin, Manila, Luzon, Mindanao. Ang Karachi dito, yun yung pinaka Luzon. Pinaka city, napakaraming Pinay doon sa city. Yayamanin yung mga napangasawa nila. Naubos ko rin, oh. Thank you for watching. Merry Christmas, everyone, and advance Happy New Year from us. Rosana Elias, dito sa Pakistan. Thank you.